Pawian sila ng next play Tiger Cubs. May para nga ang pinaka matinding kwentong kailangan natin abangan dahil this will be the match number 2. Game number 2 ng Onyx Arsenals laban sa next play Tiger Cubs. The Tiger, kailangan na nila mag-roar. Roar. Nag-roar din ng Tiger, hindi lang mga Leon. But this time around for Onyx Arsenals, kumpleto na rin kasi. Diba yung recado nila earlier. Ang next play, kailangan nilang paalatin ang naging game plan earlier na ginawa ng Onyx against next play Tiger Cubs. Pero masakit ang tapatan ng Claude and Beatrix Sumpak and ni Berta. Nagulat ako sa konting pasilip doon ni Direk Ten. Oh, pero ngayon na na-mention mo, Athena, no? Parang nagro-roar ang Tiger. Uh-huh. Pero Tiger Cubs pa lang daw sila. So, kaya nga tayo nasa development league ngayon eh. Kasi unti-unti nilang natututunan paano nga ba maging matapang mag-roar. Dahil mukhang sila ngayon ang naunang tinapangan dito ni Waing sa kanyang Lancelot. First blood mapupunta sa Onyx Arsenal. Gumawa ng barbecue. Barbecue dragon. Doon si Waing. Talaga namang wais din ang kanilang magalawan. Pero Bert, on your hand! Fast hand with the BMI. Naramdaman niya attempt ni Sane with the minis na nangalan din. Ito yung sinasabi mo kanina, the Guardian's Bulwark na mini-make use or mini-maximize ang alan din ni Sana against Bert. On the other hand naman, sabi the lane, Dudut, nagbabantay ng pwedeng maligaw from next day Tiger Cups. Medyo similar na naman ang nagiging game plan na yon ng Onyx Arsenal's Lord JM at si Lord JM lang talaga ang gusto raw nilang targetin. First blood nakuha na nila. Ngayon, parang nagpapakiramdaman na naman sila sa bot na gusto namin ulit siyang patumpahin. Gusto namin ulit na makakuha ng 2 kills sa kanya bago pa magkaroon ng turtle. Pero mukhang naramdaman na nga yun ni Lord JM eh. Nag-iingat at nagdodoble ingat na nga siya kung tutuusin ngayon. Pero yung turtle, malilish at talagang hahatakin dito para sa side ng Onyx Arsenals. Habang tamang zone lang yung ibang mga players doon sa kabila. Ang ganda rin ng pag-atake doon ni Gemma onto KZ na pipigilan niya yung attempt na abutin si Waing kasi doon sa pinakalikod maaabot na nga lang din nila Lord JM. Pero Waing, wais din sa pag-retreat. Pero KZ ma-outplay siya daw with a kill as well. Sana wala naman ng blast. Well, hint na nga lang din doon sa pinakababa pero si Lord JM meron din naman pang hold off doon kila Chovy and Gem. At the same time, that will be a clear double kill going to next play Tiger Cubs. Galit na si Lord JM, Athena. Kanina nyo pa raw siya dinadalawan. Ngayon naman, papakitaan ko kayo ng malupit na engage. Kahit nasabihin na natin galit. Kanina nyo pa ako pinupuntahan. Naghintay talaga siya ng tama pagkakataon para tumalon. Papasok kay Waing na nagsosolo turtle at the time. Ginamit niya yung kanyang petrify and the force talaga doon na gamitin ni Waing yung iba pa niyang mga skills. Although the retribution was on point, nasecure niya yung turtle para sa sarili niya or para sa team nila. Nagawa naman doon ni Lord J yung trabaho niya, eventually securing a double kill pa nga at marami na rin ang na-force para sa side ng Onyx Arsenals. Great start para sa next play Tiger Cubs kumpara sa unang laban natin kanina. I agree, na-neutralize agad nila yung situation eh, di ba? Na-extinguish agad nila yung fire na sinusubukang sindihan dito ng Onyx Arsenals. Kasi kanina naging wild na yung fire, di ba? Naging forest fire na nga lang din. Pero for next play, Tiger Cubs, they know the perfect recipe na. Di ba? Sana this time will be the chef. Kasi siya yung sinusunda nila onto the shot calls. Pero the friendly spider food na nga lang dito na si Spider Miles magkakaroon ng atake with the RWM! A perfect shot by Sumpak. Grabe yung sumpa na yun ah. Na-snipe ni Sumpak. Nakita naman natin doon kung gaano ka on point yung kanyang pagkakagamit ng Renner's Apathy. Uh-huh. And yun yung minimension natin kanina rin, Athena, na yung counter-engage or counter-set potential ng both teams. Nung nauna na nga rin dito, etong side ng Onyx at hindi sila masyadong nagtagumpay, doon na nakabawi ang next play Tiger Cubs. Pero mukhang si Sumpak naman yung babawi. Uy, si Waing lumalakad lang doon as Bert finishes off Sumpak. Yes, may Sumpak with the Beatrix, pero huwag niyong kakalimutan na meron din naman Claude dito si Bert. Meanwhile, the turtle is up for grabs. Gem is trying to hold on. Aso malayo eh. Alam dito na next play Tiger Cubs sa malayo yung apat na membro. Kaya naman si Sana pagtutulong-tulong nga. Tita Legs Ball Connect. Sobrang unat. Lumin ng blast! Pantakas with a flicker out. Pero susundan doon na maigi ni Waing as Chovy gets that last hit. Napakaganda pa rin ang ginawa doon ni Sana dahil na-hold niya yung Torre. Walang nakuhang kapalit ang side ng Onyx Arsenals. Yung pag-clutch na cast din niya ng Numenon Blast, although hindi nakaturo doon sa mga kalaban, nag-provide na rin yun ng enough additional shields para ma-sustain niya yung sarili niya at talagang ma-distract or hindi mapabayaan yung Onyx Arsenals na mag-proceed with what they wanted, which was yung third
turret nga doon sa top lane at talagang nagtagumpay doon sa depensang yon ang next play Tiger Cubs. Meanwhile, na-secure pa rin naman or rather, nakakuha pa rin naman din doon ang kabilang team nung Turtle. It's a sacrifice for a greater good, eh, di ba? Greater agenda, and that is to win this round for next play Tiger Cubs. Pero for Onyx Arsenal, mapabayaan nga ba nila? Masisilip ni Dudut si Sana. Kaso, nagmintis ang konti. Pero there will be an off-cam kill as Sumpak also slays down Bert. On the other naman, si Waing ang pilit na hinahabol dito na Kazen and Sana. He will go home. Sana goes in. What a hit! Na-cancel out. Tawang delay lang daw. Hindi ka pwedeng umuwi. Tapos dito, merong mag-grab-grab. Kaso, tingnan mo naman. Na-dragonan! Yung dragon? Paano mo kakapitan yung dragon? Nasa bundot ka ba? Mahirap yun. Medyo nakakahilo yun na, right? It's like a roller coaster ride na hindi mo gusto yung sumakay. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin yung dragon na yun eh. Pero meanwhile, sa top lane, tatlo ang namumungtay. So kasi kanina, sabi natin, kailangan ng bodyguard ni Sumpak. Ayan. And literally, tatlo yung nagiging bodyguard niya. Nandito na yung pag-atake nila, Durot, going in with a perfect match. Terrified na nga lang dito with the Fatal Links connecting Sana from the back. Goes in with a Domino Blast Burst, goes in with the Blazing Duet. Pero mas masakit yung paghampas harabas dito ni Kazen with a double kill. Saktong may Lord pang nag-respawn, or rather, Turtle. Na sinisimula ni Wai. Kay Kazen mo talaga makikita yung nagtitiis lang pero nung naghigante, eh sobrang laki at sobrang galit nung kanyang paghigante. Ito yung tropa mong nakikim-kim. Oo. Pero pag sumabog, grabe. Ibang klase yung damage output na meron na siya with the Appraiser's Wrath. Kamunti ka na nga ma-one hit doon si Bert, if not for the BMI out na nakas niya just in time para makatakas doon sa nakita nating clash na napakarami ring real-world manipulation na naikasa doon sa laban natin. Nakakaduling ko tutusin, pero dito mo makikita talaga na talagang yung pag-timing nito mga players natin sa pag-cast ng kanilang mga skills, hindi biro at sobrang taas na ng level na meron sila. Pero as of the moment, Athena, ang lumalamang so far in terms of gold ay next play Tiger Cubs pala. Ramdam ng Onyx na eto pala, lumalakas na ang paghiyaw ng next play Tiger Cubs. Even with Lord JM, mas komportable na siya ngayon with the Yuuzhong, even though the dragon form has been activated. Okay lang naman kasi nandiyan pa rin naman si Sana. If ever na kailangan nila ng counter engage with the Numinum Blast. Buti kay Jeb tumama lang din yan. Medyo nakakagulat din yung effects yung Renner shot doon ni Sumpak onto Onyx Arsenals. Kung titignan na rin natin sa mga items na meron ng mga players natin ngayon, no, unti-unting nakakakuha ng malinaw na kalamangan itong si Bert kumpara kay Sumpak dahil meron na siyang 2 core items. Samantalang Blade of Despair pa lang ang nasesecure dito ni Sumpak na nabuo na talagang item niya as compared to dito nga kay Bert na nakakadalawa na. So mas makaka-expect tayo ng masakit na damage output kaming sa kanya. Pero si Wai nga dito, si hindi makakatakas. Hey, nagkaroon ng party dito, pinaghandaan ng Nice Way Tiger Cast sa pakakatakas pa rin naman siya. Oh. Even though next may Tiger Cubs wasn't able to secure the turret, pero okay lang, sobrang bilis ng regroup nila dito. Atake, nawawala yung ibang member. Kaya naman aatras dito si Kazen trying to find the perfect opportunity for Sana. Ginaya ni Chovy ng ganon kaaga. Pero yung Numinum Blast, so this will be a go signal for next play. Tiger Cubs to go in for an exchange. Pero doon si Dudu makakapag-clicker up. Pero sinusunod na sila dito na Dragon. Bert goes in with a free hit sa nga lang din. Tapos tayo ang Dragon form. Kaya naman nandito na lumalakad. At magkakaroon ng last hit doon si Parin Bert. Pumabor sa Onyx Arsenals yung nakita nating laban. Regardless if nakita nga natin na medyo nauna pa sa or napaaga yung paggamit ng let's say ni Chovy nung kanyang pinopyang Luminon Blast, it was already enough, no, para maka-force pa rin kahit papano ng skills from next play Tiger Cubs. And nagawa naman ni Dudut na i-timing din yung kanyang paglatag nung kanyang Fatal Links para makakuha at mas mabigla ang mga players ng next play Tiger Cubs. Meanwhile, eto rin naman, etong si Bert sobrang ano din patient eh sa paggamit ng kanyang Blazing Duet. Hindi niya basta-basta ibinibitaw. At etong si Wang, ang bilis din nung kanyang pag-respond din nung nakita niya na siya yung una na pa-out kanina nung maraming nag-focus sa kanya, maraming nag-target sa kanya. Uh-huh. Pero knowing this is a Lancelot, ang bilis lang din niyang makasunod. At ngayon, next play, Tiger Cubs ang dedepensa. Ang daming yung dash. Diba, imagine you also have the Tordros, you have that kind of dashes talaga namang lahat gagamitin mo makatakas ka, okay lang. Kasi siya yung jungler eh. Most of the damage also comes from him. Kaya mas kailangan siya pagdating sa mga group fights, kaso nga lang. Na-snipe.
Grabe naman si Sumpak. Na Renner? Talaga naman, alam niya, sabi niya, oh, sige, discuss niyo muna si Waing. Tapos i-compare niyo rin kung ano yung aray meron kaming bala. And literally, yung bala na meron sila dito, talagang nanunuot na sa sakit against Onyx Arsenal. Jovi being targeted, but look at the Numenum Blast magkakonek onto Jovi as Spider-Man gets that kill. Si Jamman next target, and he will also fall down. Two men down for Onyx Arsenal as next day Tiger Cup slowly retreats. May pang-clear naman sila sa Lord. Pero, ang hindi nila napapansin, pinapantayan yata sila dito ng Onyx Arsenal pagdating sa objective of turrets. Yun na nga eh, habang naka-invest ang mga players ng Next Play Tiger Cubs doon sa pag-takedown ng mga heroes sa bandang purple buff nila, eh talaga namang nag-open yun ng opportunities para sa Onyx Arsenal na makakuha pa ng iba pang mga objectives, namely and specifically yung mga turrets nga dito. Yes. Eventually, medyo napantay nga nila talaga ang control sa mapa, pero may nag-flicker din! Lahat sinugal nila doon kay Burke naman na dito na magwawala na sila Waing and Chovy. Spider-Man goes in with the RWM, pero doon sa pinakalikod man, umaatake si Dudut. Ang ganda ng flicker, plus a fatalist connection with the first blazing duet per bird. Sinalo lahat ng mga bullets dito on the next play Tiger kasi KZ ay mamamatay na rin as Chovy goes in with a double kill shutdown against next play Tiger Cubs. Speaking of patience, Athena, sobrang hinintay nila yung pagkakataon na yon. Ay successful team fight para sa side ng Onyx Arsenal. Dalawa ang napatumba nila. Kaya kahit na wala ng Lord or kahit na wala silang kasama ngayon, matapang silang sumugod at mag-trigger ng shockwaves dito sa inhibitor turrets ng next play Tiger Cubs. Grabe yung shock na nagtago with the conceal si Dudut. Yung next play talagang kung tayo nagulat, mas lalo na siguro sila, di ba? Oh, oh. They were caught off guard. They thought na okay na nabuhos nga lang kasi nila halos lahat ng kanilang mga ultimates on to trying to catch Berthe. Uh-huh. And that's the problem. That's a Claude. You have the BMI. Meron pa siyang spoil. Di ba? So imagine, ang dami mong ibubuhos. Pero if ever man na nakatch nila yun, malaki naman yung magiging epekto. Uh-huh. Yun yung target nila eh, for next play Tiger Cubs. At ngayon, nakapuesto lang din naman ang ibang mga players ng Onyx Arsenals dito. Alam ng next play Tiger Cubs na merong Lord na up ngayon. Uh-huh. Kaya rin tamang tago lang din sila at abang sa kanilang mga pwesto. Pero may conceal na rin na ginamit dito. Sumpak and Sana, naghahanap ng kalaban nila. Lord, marireset lang din naman dito sa baba. Pero hindi nila alam kung nasaan yung ibang mga players ng Onyx Arsenals, Athena. Lahat nagpapakiramdaman. Grabe no, heightened na naman yung senses nila dito, Brigida. Pero doon sa pinakababa, or rather mid part, sa may bottom side, nandito si Chovy siya kasi Dudut, perfect match. Terrified dito si Kaizen, umatake dire-diretso dito sila Chovy. As Wayne goes in with a last shot, pero si Lord JM lumipad. Pero okay nga lang din dahil nandiyan naman si Chovy. Ang I am yung dragon. Nag-succeed sila sa tinagal-tagal ng pagtatago nila doon, Brigida. Dito yata talaga dapat ipasok yung patience eh. Doon eh. Doon talaga yun eh. At hindi lang basta-bastang panalo ang nakuha nila sa paghihintay doon sa bush na yun. Dahil yung jungler pa mismo ng next play Tiger Cubs yung napatumba nila. Which was the most important player doon ngayon. Considering na lahat or parehong teams nag-aabang at that point na makasecure at makakontest nga nung ating level 2 Lord. At ngayon nagmamarcha na siya sa gitna dito. Napaka-importanting depensa nito para sa next play Tiger Cubs. In terms of wave clear, kakayanin ba nila ito? Pwedeng-pwede. Kaya pa rin naman. Kasi Spider-Man's 1-0 HS so far. Ah. And imagine, later on, kapag nagkaroon siya ng perfect position, just to pop up the RWM. Kaso nga na na-outplay sila dito ng Onyx Arsenals. As the Lord slowly melts down, Lord JM with the Dragon Core just zones them out. Nice defense pa rin to for next day Tiger Cubs. Kahit papano, they're still holding on. Onyx Arsenals, on the other hand, they need to be very careful. And adding on to what you said about Spider Miles, as apart from the fact na siya rin yung parang wave clear, isa sa mga wave clear dito na meron ang next play Tiger Cubs, kung tutuusin, ang ingat niya. Ni isang beses, hindi pa siya napapatumba rito ngayon, pero may conceal play dito ang Onyx Arsenals. Bibiglain nga ba nila dito ang next play Tiger Cubs dahil wala nang inhibitor turrets ang natitira para sa side nila. Naglalock na yung mga eyes sila dito sa tore ng next play Tiger Cubs, pero a nice RWM by Spider Miles. Ang ganda ng star field niya doon. Sobra. Yun yung sinasabi ko kanina na meron pa rin naman silang pang-clear if ever man. And Onyx Arsenals, ramdam din nila na sobrang heightened na yung tension eh.
And we could feel na gusto nila ng clean finish na hindi nila gustong sobrang umasim sa pagtapos ng laban na to. Iniingatan pa rin nila, kumbaga tinetake pa rin nila step by step, lalo na ngayon na kung titignan natin, ang kill score pala natin hindi nagkakalayo. Pantay na pantay ang kills na nasecure ng pareho nating kupunan. Nagkakalayo lang o nagkakaroon lang ng diferensya pagdating doon sa gold na kanilang hinahawakan. At maging yung map control and yung presence na meron na sila ngayon, kaya naman nag-iingat din ang Next Play Tiger Cubs. Nirerespeto nila yung kakayahan ng Onyx Arsenals na ipanalo yung mga team fights or yung mga engages na gagawin nila kapag nag-decide sila lumabas at kapag hindi sila masyadong kampante or masyadong malinaw yung kanilang dinadalang plano. Pero ang ganda ng pagkakaagaw ni Sana. Okay. Tinitignan ko rin yung grabe yung spot check doon ni Sumpa. Wait lang, wide check! Tapos agaw ng orange. Sabi ko, grabe! Sabi ko, makakalkula niya ba to? Tapos biglang down to a really, really small HP na. At anyway, hindi natin makakaila yung yung characteristics and even yung technicalities and the mastery of the heroes dito na Next Fate Tiger Cubs. Pero yung teamwork kasi talaga ng Onyx Arsenals right now is really teamwork. Flawless. Teamwork talaga. And they need to find the crack within. Kung saan sila papasok the window of opportunity. Diba, radadad man pakinggan, pero ito that naman. Is it. Ito na naman! Nag-aabang na naman! Dalawa na naman na nag-aabang, natuto na si Sana! Sabi niya, wait lang. Numinom Blast will connect to no one. In a few seconds, alam ng Onyx Arsenals na ito yung window naman nila. Walang Numinom Blast to. Pwede nating i-go ulit to if ever na imi-mirror ulit nila Dudut. Yung pagkapit na yon pero nag-miss out. Wala ring flicker daw si Chovy, kaya mas marami nang alam ngayon na advantages ang Next Play Tiger Cubs. Pero for some reason, hindi pa rin sila masyadong nagko-commit at lumalalim. Nag-iingat at nag-iingat pa rin sila. Pero walang flicker dito si Chovy, wala ring fatal link dito si Dudut. Ngayon, magkakasubukan ang dalawa na nating kupunan. Pero sobrang patient din dito na Kaizen. He's waiting for the response ng mga galing for Next Play Tiger Cubs. Pero pansinin natin na kasi butas yung Tori rather. Wala yung inhibitor turret dito na Next Play. Kaya may napipilita umuwi. Uy, na napansin. Sa dalawa kasi medyo nakansel na doon si Sana doon sa pinakagilid. Pero no, minablastin naman doon si Y. Pero makakaligtas nga ba? Taunted shot doon ni Kaizen as Kaizen steals of the Lord! Tapos nandiyan pa yung fatal link sa kumapit. Pero si Chovy dyan sa pinakalikod. Agad na rin naman ang killis niya na achieve against Kaizen. Pero hindi pa naman tapos ang lahat. Sana immortality proc. Nandiyan pa rin naman si Chovy at si Jeff combination. Nag-connect. At dalawa ang natanggal for Next Play Tiger Cubs. Pero my lord naman silang nanakaw doon, Brigida. What a steal talaga! Galing dito kay Kaizen. Nagawa niya lumapit at just the right time para talagang isecure at nakawin yung Lord na yon laban sa Onyx Arsenals. Pero wala na silang pakialam doon, Athena! Focus lang sila sa goal, pati sila Wying and Jam nag-celebrate dahil sasarado nila ang sering to with a 2-0 sweep. Isa na namang clean 2-0 ang masasaksihan natin, Athena. At mukhang so far, yon ang nag